Update sa aking YouTube channel ni Chang Melz. Hindi kami mag-uumpisa hanggat hindi nyo nasa-subscribe. Okay na? Okay, so go na po tayo. At yung last na aming Q&A uli ay si Rusty. Okay, so nasagot po namin lahat yung part 1 and part 2. So, Patrick, ano ang mga question and answer na natitira? Actually, hindi na siya una eh. Parang nasa 18. Okay. Sige, go. What is the question, Patrick? Galing kay Michael Mananzala. Michael Mananzala! Tuloy-tuloy mo lang yan. Tuloy-tuloy mo lang yan, Chang. So, Mimi, si Michael Mananzala po kasi ay isa sa mga nakatulong sa akin magpayo na paano gawin o maging matyaga sa pag-zoom. So, siya po ang nag-guide sa akin bukod kay Sir Ozzy, one of the vloggers, small vloggers pa lang po kasi kami. At mas nauna sila sa akin kaya tinatry nila na magtuloy-tuloy ako kasi parang ayaw ko na pong mag-vlog kasi parang ang hirap po, alam niyo yung time, effort, at saka kung ano pa yung mga gagawin ko, hindi ko po alam. So, si Michael Mananzala po ay ka-work ko dati. So, siya po yung nagpupo sa akin na i-go ko lang yung pagbablogs ko. Yan. Kahit mahirap. Thank you, Michael Mananzala. Next question, Mike. Sunod. Galing kay Ate Cristal Loyola. Okay. Ano po ang naisipan nyo at yun gusto nyo din mag-vlog? Okay. Galing kay Cristal Loyola. Tama, Patrick? Okay. So, ang question ni Ate Cristal, ano ang naisipan mo? Bakit nag-vlog kayo? Ginusto din mag-vlog. Okay, ginusto ko mag-vlog kasi siguro, alam mo naman dati, di ba, na mahilig ako din mag, alam mo yun, yung ipakita kung ano yung mga na-experience natin sa araw-araw, ma-share sa ibang tao. Parang na-influensahan na lang ako na ituloy itong pag-vlog kasi nung pandemic, nawala ng trabaho, sabi ko, ay bakit kaya hindi ko i-vlog lahat yung mga nangyayari sa family ko, tapos yung mga pagti-TikTok, mga ganun. Kaya, ginawa ko, yung vlog ko ay variety. So, kahit ano. So, variety vlog. Bahala na kung ma-monetize tayo or whatever. Basta, na-share ko yung gusto ko ma-share na mga nangyayari sa everyday life at sa ibang tao. Yun lang, Ate Crystal. So, thank you for the question, Ate Crystal. Next question. Sunod, galing kay Manny Grace Paskin. Okay, Grace yan. Si Paskin. Hi, Grace. Na OFW po siya. Nag pa rin siya ng question natin. Okay. What's the question kay Mary Grace? Ta, how do you manage being a mom and career woman at the same time? Okay, paano ma-manage yung pagiging mom at the same time ay career woman? Grabe ah, ang lalim ng question ni mo, Grace, nagigigil din
anak sa'yo. Charot. Okay. Siguro, kaya ako namamanage yung both na yon, mom and career woman, siguro kailangan lang natin, as a mother, as a housewife, ay kailangan maging flexible tayo. So, alam natin kung paano natin i-manage yung time natin sa pamilya natin at sa trabaho. So, ibig sabihin, Grace, kapag nasa work ka, huwag mong dalihin yung mga problema mo sa bahay. So, parang, oh, sige, eto, nandito ako sa work. So, work lang tayo. Yun yung i-focus mo. Pag nasa bahay ka, sa bahay naman yung family mo. Ganun. So, kailangan flexible ka, alam mo, i-manage yung time, yung time mo sa family mo, sa work mo, sa friends mo, and everything. So, flexible lang, Grace. So, katulad mo, malakas ang loob, flexible ka sa work mo, sa family mo, kahit nasa malayo ka, napaparamdam mo yun. Okay, yun lang, Grace, and thank you for your question. Next. Galing kay Ate Alisa Elarco. Alisa Elarco Palarca again! Ano ang pinagpapasalamat mo sa Lord? Okay, ang pinasasalamatan ko kay Lord, siguro dahil unang-una yung pagtanggap ko sa Kanya ngayong mga nakaraang year tsaka ngayon, at syempre yung binigyan niya tayo ng good health at naligtas tayo sa pandemic na nangyayari sa atin ngayong panahon na to. So thank you kay Lord. Yun ang super pasasalamat at magkaroon ng good family, happy family. Yun lang. Thank you, Alisa Polarca Elardo, for your question. Okay, sino yung next question? Kay Chin-Chin? Kay Chin-Chin. Okay, kasama ko yun sa work, si Chin-Chin, si Mitch, in short. Okay, question. Ang tanong ko po, ano po bang sekreto nyo? Bakit napaka-positive nyo? Kahit maraming problema na dumadating sa inyo, kahit na may sakit kayo, napaka-positive nyo pa din. Samantalang ako, minsan napapagod na utak ko, kakaisip sa mga problema ko. Minsan kinakalma ko naman, pero minsan talaga ba, hindi ko kinakaya, lalo na sa laptop ko ma. Alam mo na yun, di ba? Kahit minsan may mga bagay na nagiging walking diary ako ma, naiipit ako sa mga sitwasyon nila. Okay, Chichi, napakahabang question. Pero in short, isa lang yung problema. Wait, yung ating pinto, malilin yan. Actually, sa mga problema, Chichin, kailangan maging kalmado lang tayo. Yung mga hindi na kailangan pang isipin, kung mga nakakasagabal lang yan sa buhay mo, tama, Patrick, huwag na natin yan i-divin or whatever. Siguro, ipag-pray mo na lang lagi. Mag-pray ka na lang lahat sa dumarating na problema mo. Kailangan kalmado ka lang, relax ka lang. Kasi minsan, yung problema, pag hindi mo nakakayanan, ay nakaka-stress, magkakasakit ka lang. At magiging malungkot lang ngayong buhay. So, lahat dyan, i-pray mo kay God. Masusolusyonan niya yan eh. Walang ibang makakatulong sa'yo kundi yung God. Plus, yan, katulad yan, na-open mo sa amin ni Patrick yung question mo, at least nababawasan yung feelings mo para sa problema mo. At siguro sa love life, di ba, lagi naman love life yung problema mo, Chi. So siguro, lagi ko din sinasabi sa'yo na ipag-pray mo yung nararapat para sa yung guy, yung forever mo. Parang si Patrick, di ba? Tarot. Okay, what na po dahil, Patrick? So, kasi dapat yung love life, di yung problema. Pag dumating, ibig sabihin, binigay ni God para sa'yo yan. Tapos, ipag-pray mo na kailangan yung magiging partner mo, ay bibigay niya sa'yo yung mabait, mapagmahal, at makasyos. Yun lang, Chin Chin. Thank you so much for your question at sana nagustuhan mo yung aking sagot at nakatulong sa'yo. Okay, next question. Galing kay Arian sa iya sa bakan. Oh my God! Galing sa kanya ang question. Kay Boringot. Okay, anong question ni sa iya? Tita ganda, okay. Bakit ka kinikilig kapag kasama mo si Tito Rico? Talagang yun ang question mo, ha? At 8 years old, nagtanong bakit daw ako kinikilig kapag kasama ko si Chong Richard. Imagine, na ayaw kikita pa niya. Okay, siguro dahil kaya ako kinikilig, meron
nakilig factor. Oh, ayan ha. Ansin kilig. Ganon. Anyway, kilig factor siya siguro dahil mahal na mahal mo yung partner mo. At kahit minsan buryong kayong dalawa, may mga hindi kayo na pagkakasundan. At the end of the time, na question and answer. Diyan po natatapos ang aming pagbo-vlog ni Patrick. So, we're going to eat na. So, bye-bye guys. Watch and subscribe. Like and share my guys. This is Chang Mels. Now na, mag-subscribe na po kayo. Bye-bye! See you next video!